Kumusta mga kaibigan? Isang kwento ng pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakakikiligan at kapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating pa na-upload. Nang makita ni Rika si Ellen sa campus, ay agad niyang ibinalita rito ang nangyari sa kanila ni Kristen kagabi. Talaga? Magkikita uli kayo ni Kristen mamaya? Waring hindi makapaniwalang pagkumpirma nito sa sinabi niya. Oo. Eh, saan naman kayo pupunta? Alangan namang magstay kayo ng matagal sa library. Siyempre hindi. Doon lang ang meeting place namin. Pero wala kaming napag-usapan kung saan kami pupunta pagkatapos. Halatang excited na sabi niya. Mataman siyang tinitigan ni Ellen. Parang gustong pag-aralan nito ang mga kilos at pananalita niya. Napunan ni Rika iyon. Bakit? Tanong niya. Wala. Iniisip ko lang na paano kung ligawan ko ni Kristen. Biglang nagningning ang kanyang mga mata. E di sasagutin ko siya. Walang kagutol-gatol na sabi niya. Ano? Natawa ng malakas si Rika. Hindi, biro lang. Bawi niya. Hindi naman ako ganong ka-cheap, no? Para namang nabunutan ng tinik sa dibdib si Ellen. Nagkita nga si Rika at Kristen sa library. Let's go to Makati. Agad na yaya ni Kristen. Ha? Eh ano naman ang gagawin natin doon? Kinabahan at nag-aalala lang tanong ni Rika. I'll treat you out for dinner. Mabilis na tugon ng binata. Halatang nakapagplano na ito bago pa sila nagkita at nagkausap. Well, look for a place wherein we could talk more privately. Nag-alangan si Rika. Baka masyado tayong gabihin. Pero mabilis ang iminungkahing solusyon ni Kristen. Parang hindi na ito nag-isip. Di tawagan mo ang parents mo at magpaalam ka. Hindi maipaliwanag ni Rika kung nataranta siya o gusto lang talaga niyang sumama kay Kristen. Madali kasi siyang napahinuhod nito kahit alam niyang hindi niya masasabi kay Aling Roda ang totoong lakad niya kung bakit siya gagabihin. Sige na nga. Nag-aalangan man ay pinanindigan na rin ni Rika ang pagtawag sa kanyang ina para magpaalam. Inay, lalabas po kami ni Ellen mamaya. Pagsisinungaling niya kay Aling Roda. Baka po gabihin kami ng konti. Tumatawag siya sa cellphone ni Kristen. Lumayo muna siya rito para hindi nito marinig ang mga sasabihin niya sa kanyang ina. Ano? Mukhang dumadalas na yata iyang mga lakwa-lakwa siya ninyo ha. Hindi ba kahapon lang ay gabi ka na rin umuwi? Puna ni Aling Roda. Ho? Eh ano po eh? Birthday po kasi ng isa naming kaklase at gusto ho niya kaming i-blow out. Ganun ba? Eh di sige. Pero huwag kayong papagabi ng husto ha. Naniwalang pagpayag at bilin pa nito. Opo inay. Nakahinga ng maluwag si Rika nang maibaba na niya ang telepono. Para kasi siyang dumaan sa isang paglilitis na puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Mabuti na lang at hindi ako tinanong ni inay kung sinong kaibigan ko ang may birthday. Kung nagkataon ay baka nataranta at nabuking na niya ako. Gayunpaman ay nakonsensya pa rin si Rika sa kasalanang ginawa niya kay Aling Roda. Pero nilabanan na lamang niya iyon. Inisip na lamang niya na ang mahalaga ay kasama niya uli ngayon si Kristen at masaya sila. Masayang masaya. Dinala muna siya ni Kristen sa isang mamahaling restaurant. Hindi niya may paliwanag
ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Habang magkatabi silang nakaupo sa isang mesa, ay parang hindi pa rin siya makapaniwala na kasama niya ito. Pakiramdam niya ay nangangarap siya. Bakit ba ngayon lang tayo nagkakilala? Titig na sabi ni Kristan sa kanya. Lihim siyang kinilig sa narinig. Damang-dama niya ang panghihinayang nito na noon lang sila nagkakilala. Namula si Rika, hindi niya alam kung ano ang eksaktong naramdaman niya nang masuyong hawakan nito ang kanyang mga kamay. Nagulat siya, pero para siyang nabato na hindi niya nagawang alisin ang kamay niya sa pagkakahawak nito. Nanlamig siya sa nerbiyos, pero may kakaibang init siyang naramdaman. Gusto kita, Rika. Walang kagatul-gatul na sabi nito. Ha? Mahinang bulaslas niya. Kahit pakiramdam niya ay bigla siyang bumagsak sa kinauupuan. Nanlaki ang ulo niya sa pagiging diretso ni Kristan. Nagulat siya sa bilis nito, pero hindi naman siya napreskuhan dito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maging reaksyon. Pero ang alam niya ay tuwang-tuwa siya. I hope na gusto mo rin ako. Dugtong pa nito. Pinilit niyang buuin ang sarili. Ayaw niyang ipakita kay Tristan na gusto niyang mataranta. Nakakahiya. Baka mahalata niyang patay na patay ako sa kanya. Ayokong maging cheap sa paningin niya. Pero ayoko ring magpakipot. Dahil baka mainis lang siya sa akin. Baka isipin pa niyang impokrita ako dahil hindi naman ako sasama sa kanya kung hindi ko rin gusto, no? And besides, I don't want to spoil our first date. Hindi mo na ako sinagot, nakangiting sabi ni Kristan. Tumingin siya ng diretso rito. Ginantihan niya ito ng ngiti. Gusto rin kita, Kristan. Talaga? Oo naman, I like your company, diin niya. Hindi man niya aminin, ay halatang defensive siya sa huling sinabi niya. Gusto niyang linawin kay Kristan na ang company lang nito ang gusto niya at hindi pa si Kristan bilang manliligaw. Dahil sa totoo lang, ay natatakot siyang mag-conclude na nanliligaw na nga ito sa kanya. Pero parang kinontra siya ng isip niya. Huwag ka nang magpaka-nave, Rika. You're dating with him, kaya ano pa bang maitatawag mo roon? Nanliligaw siya sa'yo. At nang sabihin niyang gusto ka niya, he precisely means that he loves you. Kaya huwag ka nang magtanga-tangahan. Lalo siyang inatake ng nerbiyos, lalo na nang maramdaman niyang pinisil ni Kristan ang kamay niyang hindi na nito binitawan. Gusto mong magdisko pagkatapos? Tanong nito. Ha? Hindi ako marunong magsayaw eh. Okay lang yon. Wala namang pansinan ang mga tao roon kapag nasa dance floor na. Umiinom ka ba? Tanong ni Kristan sa kanya nang lumipat na sila sa isang kilalang disco house. Ano? Ang ingay kasi ng music, malakas na sabi niya. Inilapit ni Kristan ang bibig nito sa tenga niya. Ang sabi ko, kung umiinom ka. Ha? Nang ano? Nang ano pa? Edi ng alak. Naku, hindi. Nabiglang tugon niya. Natawa si Kristan. Then it's about time na matuto ka, sabi nito. Naku, ayoko. No, you have to try it kahit for social drinking lang, hikayat nito sa kanya. Konti lang, subok lang, i-order kita ng ladies drink. Huwag na, nag-aala lang, tanggi niya. Baka malasing ako. Hindi naman matapang ang ladies drinks eh. Mixed drinks iyon. Nakaunti lang ang alcohol content.
Tikman mo lang. Kung ayaw mo, huwag mo lang ubusin. At sumenya si Kristen sa waiter para i-order siya. Wala na siyang nagawa para tumanggi. Nang dumating ang in-order na alak ni Kristen para sa kanya, ay hindi niya magawang tikman iyon. Amoy pa lang ng alak ay talagang ayaw na niya. Just try it! Natatawang kumbinsin ito sa kanya. Baka maamoy ako sa amin pag-uwi ko. Hindi! Sa kaunting mouthwash at freshener ay tanggal na ang amoy niyan. Mapipilitan sana siyang tikman ang ladies drink na hawak niya nang may lumapit sa kanila. Kristen! Masayang bati ng isang lalaking kaedad nito. Oh, Johnny, narito ka pala. Masayang sabi ni Kristen. Kumusta na? Heto, naghahunting. Walang kagatul-gatul na sabi nito. Nagkatawanan ang dalawang lalaki. Sinong kasama mo? Tanong ni Kristen kay Johnny. Sino pa? Eddie ang barkada. Talaga? Nasaan sila? Nandun! Turo nito sa isang sulok. Napatingin doon si Kristen at nasihan ito nang makitang naroon nga ang barkada ni Johnny na kakilala rin ito. Napasunod na rin ang tingin si Rika kay Kristen. Halika! Yaya nito sa kanya. Ipapakilala kita sa kanila. Teka, hindi mo pa ako ini-introduce sa magandang kasama mo. Reklamo nito. Oo nga pala, natawang sabi na lamang ni Kristen at ipinakilala nito sa kanya si Johnny. Pakiwari ni Rika ay proud na proud si Kristen nang ipakilala siya nito sa mga kasama ni Johnny. This is Henry and Mike, pakilala ni Kristen kay Rika. Hi, unahang bati ng mga ito sa kanya. Tingnan mo itong dalawang ito, sabi ni Johnny. Nakakita lang kayo ng maganda at sexy, ay nataranta na kayo? Mahiya nga kayo kay Rika? Oo nga, hindi ka rin naman makakalusot kay Rika dahil tiyak na babakuran na yan ni Kristen. Susugdaman ni Mike. Mabuti alam ninyo, sabi naman ni Kristen. Namula si Rika sa biruan ng mga ito. Pero lihim naman siyang natutuwa. Pakiramdam kasi niya ng mga sandaling iyon ay nobyo na niya si Kristen. Mga kasama ko silang nagbalikbayan mula sa Chicago para dito magpatuloy at magtapos ng college. Kata-transfer nga lang namin last semester. Pero sa magkakaibang universities kami nag-enroll, wika ni Kristen. Oo nga. Sukang-suka na kasi kami sa pagmumukha ng bawat isa sa amin eh, biro ni Johnny. Hating gabi na, nang yayain siyang ihatid ni Kristen sa kanila. Dito na lang uli ako, sabi ni Rika nang matapat sila sa kanto ng kalsada nila. Kagaya kagabi? Nahiya si Rika kay Kristen pero wala siyang magawa kundi ang humingi ng paumanhin. Pasensya ka na ha? Okay lang sa akin yon. Natitigan ni Rika si Kristen. Pero nakita naman niya na mukhang wala ngang anuman dito na hanggang doon na lamang siya ay hatid nito. Salamat na lang uli ha? Paano bukas? Magkita na lang tayo sa library? Same time? Oo. Bye! Bye! Thanks for making this day special. Napatitig si Rika sa mga mata ni Kristen at para siyang nabatubala ni Rito. Pero nang halikan siya nito sa pisngi ay para siyang naalimpungatan. Namula si Rika at kinabahan. Pero gusto niyang kiligin. Naghahalo ang kaba at kasiyahan sa dibdib ni Rika habang papalipit na siya sa kanilang bahay. Pero nang makita niyang patay na ang mga ilaw, ay bahagya siyang nakahinga. Mabuti naman at tulog na si inay. Nagbibihis na si Rika sa silid niya nang marinig niyang
may pumaradang kotse. Mukhang kina Kuya Raymond iyon ah. Napasilip siya sa bintana upang tiyakin ang kanyang naisip. Si Kuya Raymond nga. Nakita niyang bumaba ito sa kotse para buksan ang gate ng bahay nito. Saan kaya galing ang lalaking iyon? Tanong niya sa sarili. Halos magkasunod lang kami ah. May pumasok sa kapilihan ng kanyang isip. Baka nakipag-date din. Pero kanino? Natawa si Rika. Hay nako, ano ba ang pakialam ko sa love life niya? Matanda na siya no? Kaya it's about time na lang na manligaw na siya bago ko papagdudahan ang gender niya. Napahagik-hik siya. Ay, para naman akong luka-luka. Puna niya sa sarili. Basta ako, masaya ako. At tinapos na ni Rika ang pagbibihis. Pagdating ni Rika sa kanilang campus kinabukasan, ay sabik na sinalubong siya ni Ellen para makibalita. How's your first date? Nagniningning ang mukhang iningit ni Rika ang kaibigan. Eh di exciting! Lalo namang naging interesado si Ellen sa pakikinig. Talaga? Ano-ano ang mga natuklasan mo sa kanya? Pilit na inalala ni Rika kung ano-ano ang natuklasan niya kay Kristan. Wala naman kaming gaanong napag-usapan tungkol sa kanya personally. Nalaman ko lang na sa Chicago na pala siya nagbinata dahil doon na siya nag-high school hanggang second year college. Ganon? Eh bakit nag-transfer pa siya rito? Hindi ko na tinanong eh. Ang hina mo talaga? Nadismaya na sabi ni Ellen. Pero teka, naka-first base na ba siya sayo? Si Rika naman ang nagulat sa tanong ni Ellen. Ano? And what do you mean by naka-first base na ba siya sa akin? Ano pa? Eh di nakadiga? Nag-isip si Rika. Pero hindi niya matiyak ang sagot sa tanong na iyon ng kaibigan. Ewan ko. Nadismaya si Ellen. Hindi nito inaasahan na ganoon siya kamanhid. Na hindi niya alam kung nililigawan na siya ni Kristan o hindi. Anong ewan mo? Eh hindi ko talaga alam eh. Basta ang sabi niya sa akin ay gusto niya ako. Ganun lang? Oo. Hindi niya hinawakan ang kamay mo? Hinawakan? Talaga? Kinilig na bulaslas ni Ellen. Oh, how did it feels? Nakakanerbiyos. Nanlamig nga ako eh. Tapos? Anong tapos? Ano pa ang ginawa niya? Hinalikan ka ba niya? Ano? At bakit naman niya ako hahalikan? Pero natigilan si Rika. Dahil sa totoo lang, ay dalawang beses na siyang nahalikan ni Kristan sa pisngi. Pero nahihiya siyang ipaalam iyon sa kaibigan. Ang bagal naman pala ni Kristan, considering na sa Amerika na siya nagbinata. Nadismayang, sabi ni Ellen. Nakaka-turn off. Sobra ka. Napakamanang mo talaga. Natawang buska nito sa kanya. He? Nagtawanan ang magkaibigan. Pero may kasalanan ako sa'yo. Seryosong pagtatapat ni Rika. Napamaang si Ellen. Ha? Ano? Napilitang ipagtapat ni Rika ang ginawa niya rito na nakabibigat sa dibdib niya. Pasensya ka na, Ellen. Pero ang paalam ko kasi kagabi kay inay ay kasama kita. Minsan pang nagulat si Ellen sa sinabi niya. Ano? Hindi talaga ito makapaniwala. Hiyang-hiyang tumango si Rika. Inaasahan na niyang magagalit si Ellen sa ginawa niya. At hindi nga siya nagkamali. Grabe ka! Nagawa mong mag-alibay ng ganon sa mother mo at idamay mo pa ako? Tinanggap na lamang ni Rika ang sermon ni Ellen. Humingi na lamang siya ng paumanhin dito na dinagdagan niya ng kaunting paliwanag para kahit papaano ay maunawaan siya nito. Sorry Ellen, pero iyon lang kasi ang naisip kong paraan para makasama ako ni Kristan
nang wala nang marami pang tanong si inay. Wala nang nagawa si Ellen kundi ang malalim na bumuntong hininga. Hay nako, talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na in love ka na nga kay Kristan. Hindi na nagawang kontrahin ni Rica ang sinabi ni Ellen. Nang muling magkita si Rica at Kristan sa library, ay niyaya naman siya ng binata para maglakwat siya. I have 2 tickets para sa advance screening sa pelikula ni Robert De Niro sa Shangri-La Cinema. Manood tayo! Natuwa si Rica sa pagyayang iyon ni Kristan. Naramdaman kasi niya na importante siya rito. Pero nag-alangan siya. Anong oras ba iyon? 8 o'clock. Nalungkot si Rica. Gusto talaga niyang sumama, pero alam niyang magkakaroon ng problema. Naku, siguradong gagabihin na naman tayo niyan. Ihahatid naman kita, sabi ni Kristan para makumbinsi siyang sumama. Pero alam ni Rica na hindi ganoong kadali ang solusyon sa magiging problema niya kung sakaling sumama ulit siya rito. Baka mapagalitan ako sa amin. Nalungkot si Kristan para itong gulay na biglang nalanta. Ganun ba? Eddie, itatapon ko na lang to. Talagang pupuniti ni Kristan ang mga hawak na tiket pero maagad niyang pinigilan ang binata. Naku, huwag! Sayang naman! Hindi ko rin naman mapapanood ito sa ibang araw. Natigilan si Rica para siyang nakonsensya. Nag-isip siya, nagpas siya. Sige, magpapaalam na lang uli ako sa amin. Biglang nagliwanag ang mukha ni Kristan. Talaga? Oo, pero uuwi ka agad tayo pagkatapos ng pelikula ha? Sure! Papasok na sila ng sinihan ng mailang si Rica. Tama ba ang pagsama kong ito kay Kristan? Paano kung may makakita sa amin dito? Pero huli na ang pagsisisi. Wala nang panahon at dahilan para umatras siya. At isa pa, ibang-iba talaga ang kasiyahang nadarama niya sa tuwing kasama niya si Kristan. Nasa kalagitnaan na ang pelikula nang maramdaman ni Rica ang pag-akbay ni Kristan sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, pero wala siyang naging lakas na pumalag o tumanggi sa ginagawa nito. Bagkos ay humilig pa nga siya sa dibdib nito. Nang halikan nito ang buhok niya, ay biglang dumagundong ang dibdib niya sa kaba. Pero wala naman siyang naramdamang takot. At nang may ibulong ito sa kanya, ay parang nalunod siya sa labis na tuwa. I love you, Rica. Naluluhang napatingin siya kay Kristan. Wala siyang nasabi, pero basang-basa nito ang kanyang anyo, ang kaligayahang nag-uumapaw sa kanyang puso. At nang halika na siya nito sa kanyang mga labi, ay napapikit na lamang siya sa tamis at luwalhating dulot niyon. Minsan pa siyang hinalika ni Kristan sa mga labi bago siya pinababa nito ng kotse nang ihatid siya nito sa kanto. Bye, sweetheart! Paalam nito. Bye! Kilig na kilig na ganti naman niya. Bumaba ng kotse si Rica at umalis na si Kristan. Nang naglalakad si Rica, pauwi ay para siyang lumulutang sa alapaap at parang sarili niya ang mundo. Kaya nagulat siya nang may tumawag sa kanya. Rica! Napatigil siya sa paghakbang at nilingon ang tumawag sa kanya. Namutla siya nang masino niya iyon. Ikaw pala, Kuya Raymond. Sino yung lalaking naghatid sa iyo sa kanto? Diretsong tanong nito na may katigasan ng tinig. Parang nagtitimpi ng galit. Ha? Si Kristan. Yung crush mong soccer player ng universidad ninyo? Oo, Kuya Raymond. Siya rin ba ang kasama mo kagabi, hindi ba? At saka, bakit ang tagal mong bumaba sa kotse niya kanina?
Natigilan si Rika. Sinusubaybayan mo ba ang lakad at kilos ko? Nagpipigil ang galit na tanong niya. Si Raymond naman ang natigilan. Naintriga ako, kaya pumunta pa rin ako sa universidad ninyo kahapon. Gusto ko kasing makita kung sino yung sinasabi mong susundo sa'yo. At nang makita kong wala kayong ibang kasama, ay sinundan ko kayo hanggang ihatid ka niya kagabi sa kanto. And to tell you frankly, wala akong tiwala sa lalaking iyon. Hindi nagustuhan ni Rika ang sinabi ni Raymond kay Kristan. Thanks for your concern, Kuya Raymond, sarkastikong sabi niya. Pero mahal ko si Kristan at nobyo ko na siya. Parang nasabugan ng bomba si Raymond sa sinabi niyang iyon. Ano? At paano naman nangyari iyon? Paano pa? Eh diniligawan niya ako at sinagot ko naman siya. Ganun kasimple. Huwag mo akong pilosopohin. Tumaas ang boses na sabi ni Raymond. Bakit mo sinagot ang Krista na iyon nang hindi mo man lang isinasangguni kay Nanay Roda? Ni hindi tumutungtong sa bahay ninyo ang lalaking yon para makilala man lang siya ng inay mo bago mo sinagot. San ka ba niligawan ng lalaking iyon? Sa kotse niya? Sa restaurant? Sa disco? O sa kalsada? Ang chip mo naman? Nagpanting ang tenga ni Rika sa sinabing iyon ni Raymond. Kulang na lamang nasampalin niya ito. How dare you? I hate you! Pasigaw na sabi ni Rika. At umiiyak na tinalikuran ni Rika ang kinakapatid. Hindi na siya nagawang habulin ni Raymond. Paano kaya ang gagawin ni Raymond para makumbinsi niya si Rika sa mga hinala niya sa lalaking si Kristan? At paano siya magtatapat sa pag-ibig dito gayong ang puso't isip nito ay nasa lalaking crush nito? Sabay-sabay po nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!